Hi, this is Liz and welcome to my channel. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-book sa Cebu Pacific. Okay, pero bago po tayo magsimula, huwag niyo po kalimutan na mag-like, subscribe at i-click na rin po ang notification bell para sa mga bagong videos. Okay, so without further ado, let's start! Okay, so magbabasa po muna ako ng question mula sa comment section. Question from June Ray Capuyan. If nakapag-check-in online po ba, need pa rin mag-check-in dun sa airport or diretso na? Okay, kung nakapag-check-in na po kayo online, no need na po mag-check-in pa sa airport or pumila sa kiosk machine. Pero kailangan nyo pa pong dumaan sa check-in counter para makuha nyo po yung boarding pass ninyo. Basta ipakita nyo lang po yung proof na nakapag-check-in na kayo online. Okay, so punta po tayo sa website ng Cebu Pacific. Okay, so mag-login. Pero kung wala pa po kayong account sa Cebu Pacific, pwede naman po kayong mag-direct booking dito sa portal ng Cebu Pacific. Okay, so logged in. Okay, so once na nakapag-login na tayo, select flight. Origin kung saan po kayo sasakay. So halimbawa po. So sa domestic flight po muna tayo. Okay, Philippines from Manila to Cebu. Okay. Okay, so dito po sa taas, may 3 choices po. Round trip, one way, and then multi-city. Sa round trip, so halimbawa po, from Manila to Cebu, and then Cebu to Manila. And then one way from Manila to Cebu, and sa multi-city. For example, from Manila to Cebu, and then Cebu to Davao. Okay. So, ito po ang multi-city. But this time, magbubook po muna tayo ng one-way. Okay, so for example lang naman po ito. Okay, so dito po sa departure, kung kailan po ang flight ninyo. Okay, halimbawa, April 20. Okay, so i-click kung ilang persons ang babiyahe. From adult, children, to infant. Okay, so kung may promo code po kayo, pwede nyo pong i-input dito para maka-less po kayo sa inyong flight ticket. Pero kung wala naman po, maaari na po kayong mag-proceed. Okay, so hanap lang tayo ng murang flight. Click natin itong pinaka-cheapest. Okay, so dito may 3 choices po kayo. Go Basic, Go Easy, and Go Flexi. So kung makikita nyo dito sa Go Basic, ang included po nito is 7kg hand carry baggage, unlimited rebooking, and random seats lang po. Ang ibig sabihin po ng random seats, kung saan lang po meron available na seats. Okay, so dito po sa Go Easy, ang included po nito is 7kg hand carry baggage, unlimited rebooking, one piece 20kg checked baggage, and standard seat. So dito, maaari po kayong pumili ng seats ninyo. So kung halimbawa, kung gusto nyo sa aisle seats or window seats. Pero meron po itong additional fee na 581 pesos. And lastly, dito po sa Go Flexi, ang included po nito is 7kg hand carry baggage, unlimited rebooking, one piece 20kg checked baggage, standard seat, and Cebu Flexi. And may additional rin po ito na 1,062 pesos. Okay, let's proceed. Okay, so ako binuko na ang cheapest flight. Click continue.
Okay, so dito fill upan nyo lang po itong form na to. Okay, so kung wala naman po kayong account at kung hindi naman po kayo ang mag-travel, i-input nyo lang po dito yung details ni passenger. Okay, so like first name, last name, date of birth, nationality, then membership ID po ninyo dito sa Cebu Pacific. Okay, so kung wala naman po, skip nyo lang po yan. And then contact information. Okay, so dito po sa add-ons, mali po kayo magdagdag ng meal, baggage, or travel insurance. At kung ayaw nyo naman po mag-add ng travel insurance, click nyo lang po ito. And then, remove. Okay, so kung gusto nyo po pong mag-add pa ng meal or baggage, select nyo lang po ang more add-ons. Pero kung hindi na kayo mag-a-add, proceed na po kayo doon sa payment section. Okay, double check. Then click continue. Proceed to payment. Okay, so dito po may options po kayo kung saan po kayo pwedeng magbayad. By credit card or debit card, PayMaya, GrabPay, PayPal, GCash, and payment centers. So ako, choice kong magbayad through GCash. Okay, so dito kailangan nyo lang po mag-log in doon sa inyong GCash account. And then may magsasend po sa inyong code from GCash. Input nyo lang po dito yung code and then click next. Input your 4-digit PIN and then click next. Okay, then click to pay. Okay, so confirmed na nakabook na po tayo. Hintayin nyo lang po ang email ni Cebu Pacific para sa inyong itinerary ticket at maaari nyo na pong i-print. 7 days before your flight, kailangan nakapag-check-in na po kayo. At may ginawa rin po akong tutorial para dyan. At makikita nyo rin po ang link sa description box. And that's it for today. Sana po nakatulong itong video na to. And kung nagustuhan nyo, huwag nyo po kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. And once again, this is Liz. Thank you for watching. God bless and see you on my next video. It's not a game. It's a